sa mga tropa nyo na mahilig bumili ng second hand na motor, meron nagbebenta dyan, mga sira na yung motor, inaayos na lang yung tunog ng makina. Bago yung tuka, bago yung kaha, yung head bolts, niremedyuhan lang. So today mga boss, bibigyan ko kayo ng mga konting idea lang naman sa mga tropa nyo na mahilig bumili ng second hand na motor, Honda, Yamaha. Kasi ang mahalaga mga boss, pag bibili ka ng mga second hand, kagaya nito to. Yan, nabili yan ni Pops, nabili niya ng, magkano mo nabili Pops? 16. Oh, nabili niya to ng 16,000. Actually, yung presyo ng 16,000, hindi siya match doon sa bit carb. Kasi ang bit carb kasi, ang bit carb kasi nagre-range pa siya ng 25,000 hanggang 30 pag magandang klase. Ito kagaya ng bit ko to. So kung ganito pa kaganda yung bit, magre-range siya ng 25 hanggang 30,000. So magtataka ka bakit 16,000 lang to. So bibigyan ko kayo na idea kung paano ipa-check, kung paano i-check yung mga second hand na motor. Kasi merong mga nagbebenta diyan, tamaan na kayo kung tamaan. Merong nagbebenta diyan, mga sira na yung motor, inaayos na lang, nire-remedyohan na lang para lang mabenta. Good luck sa inyo sa mga nagbebenta ng mga sira na nire-remedyohan nyo para mabenta lang. So bibigyan ko kayo ng idea. Unang-una nyo tatandaan at unang-una nyo i-check yung tunog ng makina. Pag narinig nyong maingay, pag narinig nyong may kalansing, huwag nyo na agad bibilhin. Pangalawa, huwag kayo tumingin sa panlabas na itsura ng motor. Pamakita ko sa inyo. So ito yung motor na nabili. So hindi ko alam kung buy and sell na napunta to sa nagbenta sa kanya. Tingnan nyo ha, bago yung tuka, bago yung kaha, bago. O bagong repaint yung body cover, bago. Sino ba naman mag-aakala na may problema tong motor na to? Papakita ko sa inyo yung sakit nito sa loob. So, yan. Tingnan nyo po ah. Yung head bolts, niremedyuhan lang. Para hindi tumagas, para umandar. Kaya meron tong cover. Pangalawa, ito pa, pangatlo. Oh. So, may problema na tong carb. Yan. Ang daming problema, winalwal tong carb. Tingin ko, yung motor na to galing to sa karga. Tapos, nasaan yung filter? Yung filter, pasuyo. Tingnan nyo yung filter. So kung maaari, kung bibili kayo ng mga second hand, meron kayong pambaklas ng kaha para ma-check nyo yung makina. Yun nga yung sinabi ko kanina, pakinggan nyo yung tunog. Regardless kung pangit yung kaha, regardless kung pangit yung gulong, basta yung mahalaga yung makina. Kasi mura lang ang clearings, pero yung makina, mahal po yan mga boss. Ayan, tingnan nyo. Niremedyohan nyo lang. Tapos, eto mga boss. Eto yung diskarte ng mga malulupit na mga nagbibenta. Ito. Yung kadalasan ng mga binibenta. Kadalasan, may crack yan dito. Ang sabi ng iba, lalagyan mo lang eka ng dumiyan dyan, mga putik, para hindi makita na may crack. Kaya pag nakita ka ng mga motor na mga second hand na may mga crack, ay may mga dumi-dumi sa ilalim, huwag niyong bibilin. O kaya, kung interesado talaga kayo, sabihin niyo sa mga seller, hugasan niyo yung motor, linisin niyo, titingnan namin yung crank shell. Ito yung crank shell. Yan yung crank shell. Oh, regardless yung odo, eto 15,000 daw. Yung iba kasi mga boss, nire-reverse nila yung odo para sabihin nilang bago. Kaya ingat po kayo sa mga nagbibenta ng mga second hand na motor. Una, i-check nyo yung tunog ng makina. Pag narinig yung smooth, pag narinig yung tahimik,
Bilhin nyo na yan. Kahit pangit ang kaka, kahit pangit ang motor, kahit matasong odo, bilhin nyo na yan. Huwag na huwag na huwag na huwag kayong tumingin sa panlabas na kaha. Yan mga boss ha, sana naintindihan nyo at sana may natutunan kayo this video na to. At share nyo yung mga video na to sa mga mahilig bumili ng second hand na motor. At alam nyo na kung paano kilatisin. At importante mga boss, ganito. Paano pag hindi ka marunong kumilatis? Magsama ka ng mekaniko. Bayaran mo yung mekaniko para i-check yung makina bago mo siya bilhin. Yun mga boss ang mga tips kung bibili kayo ng mga second hand na motor. At sana mga boss, natulungan kayo ng video na to at meron kayong natutunan na kaunting bagay, kaunting impormasyon. At sinabi ko nga sa inyo kanina, hindi to clickbait. Original information na papakinggan nyo sa video na to. Again, Window Shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-follow sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Kabili. Ano masasabi mo sa nagbenta? So, di ba? 16,000 na pa maliit. Kasi, sira naman eh. Ma-dispatcha lang natin. So, sa lahat ng mga gusto magpagawa sa shop, andyan po yung link sa baba, andyan po yung number sa baba. Again mga boss ha, free reset ng ECU, free labor sa lahat ng mga i-rescue nyo na dadalhin sa shop, free ang check-up ng motorcycle. Screenshot ko lang yung video na to para ipakita nyo sa akin. Thank you mga boss, Window Shop. So ito siya mga boss, ayan o, naka 14 polish po. So, galing talaga to sa karga.